side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Mahilig po kasi ako gumamit ng maliliit na excuse me, na kawali. Ayan, kaya tuloy hirap na hirap akong haluin. Yung maliit na 'yan siguro ano, parang bandihado lang ganoon po yung laki niya, pang isang litro. Pang ganoon. Ayan, so haluin lang ganyan, half cook lang po, guys. Ayan, so pwede na siyang patayin yung ilaw, ay yung apoy. Ayan, so may konti siyang sabaw. Tignan nyo naman yung sabaw niya. Meron po siyang kulay-kulay kasi yung beetroot na hinalo ko. Ayan, kaya nagkulay-kulay. Dapat hindi ko na po yan lulutuin. Para sa akin, mas gusto ko pang kainin yung mga fresh na gulay at ayo. Yan. So ayan. Medyo luto na siya, pwede na siyang hanguin. Ayan. Nagkamali lang ako, guys. Dapat di ko na niluto yung ibang mga gulay. So ayan, babalutin ko po, guys. So ayan, may kimchi ako dito. So para may twist, yan. Lalagyan natin ng kimchi. So, ayan po yung ano, rice paper. Ayan, rice paper. So, ibig sabihin galing po siya sa kanin.
Kasi mayroon din naman tayong ano eh, yung flour. Flour that paper. Ayan. So, ayan, kakamain ko na. Kasi kami lang naman kakain. Ayan, syempre, pagbenta, gagamitan natin ng tong para hindi natin nahawakan yung gulay. So, ayan, lagyan natin siya ng saktong kaya lang ng ano, ng rice paper para hindi mapunit. So, ayan, ready na po siyang balutin yan. Dagdagan pa natin konti ng spinach. Ayan, para mas madami po siyang gulay. So, ayan. At lalagyan din po yan ng kimchi. Ayan, si kimchi. Kimchi. Ayan, pampalasa. So, alam nyo guys, yung kimchi na yan, mga bagyo pechay lang, ganyan, carrots, may sili, kamahal-mahal pag pinili mo. Tapos, maamoy din, may amoy. Parang yung bagoong natin, mabaho. Pero masustansya. Ayan, so babalutin na natin. Ayan, so first time kong gumawa ng ganitong pagkain. Yung rice paper po yung ginamit. Madalas po yung flour. Ayan. Yung pang lumpia. Ayan, ganyan po yung mga lumpia ng mga Thai. Sa Thai restaurant. Ayan. Pad Thai. Ganyan po yung ano nila, sineserve nila. Pero, hindi ko po ginaya yung mga gulay na nilalagay nila. Ayan. So, madali lang siya gamitin. Nagustuhan ko yung ano, yung rice paper. Ayan. So, alam nyo guys, bago ko yan napaghiwalay, binabasa muna po siya ng ano. Bago mo siya gamitin, babasain mo muna siya ng damp cloth. Ayan, iano mo muna. Papatong mo po yung ano, yung katsa, ganyan, yung malinis na cloth. Babasain mo siya, tapos yun po yung ilatag mo sa flat surface. Saka mo ipatong yung tissue, ganyan, yung basang tissue na makapal, yung kitchen tissue. Or pag wala, yung lumang t-shirt na puti. Ayan, putulin mo. Tapos yun po yung ibalot mo dun sa ano, ipatong mo dun sa rice paper para lumambot siya. Kasi pag di mo siya babasahin muna, mapupunit po yung ano, yung papel na yan. Hindi naman siya papel, rice paper. Ayan. So, medyo nalakihan ko yung ano, yung feeling. So, medyo hindi magandang kakalabasan neto. Mataba. Dapat ano, mga payat-payat lang. Ayan. So, magpapatubo po ako ng ano, ng sprouted mango. Yung mango. Para gawing ano, para gawing balutin ko ng ganyan ulit. So, for the meantime, ganito muna yung gulay ko. Kasi kung ano lang yung available dito sa bahay, yun lang po yung mga ginagawa ko. Ayan, di ko sinusundan yung exact recipe. Mahilig po ako mag DIY na mga pagkain. So, ayan, nakabalot na ako ng tigi-isa. So, gagawa po ako ng apat para tigi-isa po kami. And yung iba po, hindi mabalot lahat kasi medyo paggabi na. Ayan, so dinner po namin yan, tigi-isa lang kami. Yung hindi mabalot, pwedeng ulamin bukas. Ayan. So, kung ako lang kakain yan, di ko nalalagyan ng kanin. Kasi, yung gulay pa lang, busog na ako. So, yun guys, nagsisi ako kasi dapat hindi ko na lang sila niluto. Dapat ang niluto ko lang yung tofu. Kasi mayroon naman siyang kimchi. Kinakain naman yung mga gulay na yan na raw. Ayan. So, ang laki po nung ginawa ko na
Lumpia. Lumpia na nga tawag ko kasi parang lumpia naman yung ano niya. Yung pagbalot ko. Kasi pag usually kasi pag lumpia dito sa atin, lumpia ang Shanghai. Ang laman niya, mga giniling na karne. Or lumpiang toge, syempre toge, yung sprouted mongo. Ito naman ginawa ko, lumpiang halo-halo. Kasi maraming klaseng gulay. Ayan. So next time gagawa po ako ng ano, yung mga prutas, yung mga apple, mango. Ganyan yun po yung pagsamasamahin kong balutin. Ayan, hindi ko po alam yung tawag dito sa ginagawa ko. Basta naisipan ko lang siyang balutin ng rice paper. Ayan, medyo nahirapan pa ako dito sa rice paper na to kasi gulo-gulo. Ayan. Sa susunod na gagawa ako, liitan ko lang para mas presentable. Kasi pag may impact, malaking impact kasi yung ano eh, yung presentation ng pagkain. Minsan kahit hindi nga masarap, nasasarapan ka na lang sa sobrang ganda ng presentation. Pero the best pa rin kung masarap talaga yung luto. Yung mga ginagawang pagkain. Ayan. Ang lasa po niya ay lasang ano, lasang may kimchi. Siyempre, kung nakatikim na po kayo ng beetroot, yun, malalasahan nyo rin po yun. Tapos, hindi ko siya inalatan, so matabang. Kailangan ng sausawan na masarap. And guys, pag malaki, mahirap balutin. Kaya sa susunod, pag gagawa ulit ako ng ganito, nipisan ko lang para mabilis balutin, maganda tignan. Itong ginagawa ko, hindi maganda tignan. So, yung taong hindi mahilig sa gulay, nakita niya itong ginawa ko. Hindi niya kakainin kasi wala man lang kapil-apil. Ayan, oh. Oh, diba? Nakakabusog. Healthy food. So, ayan na po yung aking nagawa. May apat akong nabalot. So, ayan lang, guys. Ayan lang ang aking nagawa. Thank you very much for watching.